Dahil alam niyang gagastos pa siya sa krudo ng kanyang bangka, nagtiis na lang si John March sa 5 pisong tubig balon. Ila ang galong? Ha? 13. Oh, 65. 65. Pagdating sa isla, isa-isang pinasa ni John March ang bawat galong kanyang naigib. Paano ninyo na tinitipid ang tubig sa paglalaba, ganyan? Na isang container. Oo, isang container. Kasya na yun. Kasya na yun sa paglalaba. Ano yun, ilang beses sa isang linggo? Kaisa. Mm-mm. Minsan? Minsan, hindi pa. Mga dalawang linggo. Dalawang linggo? Aabutin pa. Pagkakasyahin nyo yung isang galon para sa lahat ng labada? Opo. E paano yung pagligo? Bili naman kami ng isa. Ng isang container? Tapos hati-hatiin na namin. Kakapatid. Ilan kayo maghahati-hati sa isang container? Tatlo. Paano yun? Ilang tabo lang para sa'yo? Tatlo. Para sa akin. Tatlo lang? Kasya na yun sa bunang lahat? Lahat. Galaw? Opo. Habang naliligo si John March, naglaba naman ang nanay niyang si Jocelyn. Para makatipid, ang tubig na ipinangbanlaw sa labahan, ipansasabon sa mga bata. Ang tubig na ipinambanlaw sa mga bata ang siya namang gagamitin ulit pang sabon sa susunod na labada. At dahil 70 pesos ang halaga ng kada container ng mineral water, nagtsatsaga silang inumin ang tubig na dapat sana'y ginagamit lang panlaba. Hindi naman nagkakasakit ang mga bata dun sa iniinom nilang tubig? Minsan po, ma'am. Pero hindi naman masyado pag nagtatae sila. Nagbiri naman ako ng mineral. So tuwing kailan lang po kayo nakakatikim ng mineral? Sa isang buwan, isa lang. Isang beses sa isang pag may kita si John Mars na medyo may malaki. Oo, na may reserva yung kita niya. Bibilaan ko sila ng mineral. Pero pag wala talaga. Buto big balon lang. Parang gintok pala mineral dito.